Ay, nay. Nakontak mo ba si Paolo? Nasaan daw siya? Inay, tumawag ako sa presinto dahil inisip ko na pupuntahan niya si Luisa. Pero nay, nilipat na nila sa correctional si Luisa at hinarang yung van na sinasakyan niya. Nakakaroon ng shootout na ngayon. Diyos ko. Si Paolo. Nasa akin na si Bianca, Greta. Ikaw na lang hinihintay ko para kay Francis. Mabuti kung ganun. Huwag kang mag-alala. Iisa-isahin ko na sila. Nasa akin na si Antonio. At mawawala na rin si Luisa sa wakas. At isa-isa nang nahuhulog sa mga kamay ko, mga anak ni Josefina. It's getting to look a lot like Christmas. Anywhere I go. Luisa, sakay! Isang shootout ang katatapos lamang naganap sa Balagbag Road sa pagitan ng mga pulis at ilang armadong kalalakihan. Ang ating kasamang si Alberto King live sa Balagbag Road para sa mga bagong kaganap. Diyos ko, sana may kinalaman si Paolo dito. Yes, Pia. Kasama namin dito si Chief Reyes para sa kanilang latest findings sa pangyayari. Tatanungin ko muna, Chief? Batay sa nakuha naming impormasyon, gustong itakas ng mga taong ito si ang isa sa mga preso namin dito, si Luisa Arellano, also known as Rebecca Stewart. Chief, sino po ang masasabi ninyong prime suspect dito? Isa lang ang tinuturo ng lahat dito. Si Paolo Sebastian ang huling nakitang kasama ni Luisa Arellano. Punyeta ka talaga, Wally! Inutil ka talaga! Ang dapat sa'yo, isinasama kay Fernando sa libingan! Okay na sana! Kaso biglang dumating si Paolo! Puro ka palusot! Puro ka nalang salita! Paano nalaman ni Paolo ang mga plano natin? Wala siyang alam! Yan nga ang pinagtataka ko! Huwag mo nang pakialaman ang mga pagtataka! Lumayas ka sa harap ko at hanapin mo si Dolores Rexion! Siya ang kailangan natin ngayon! Sige! Punyeta ka, Paolo. Kung akala mo matatakasan mo ang pakikialam mo sa akin, nagkakamali ka. Para sabihin ko sa'yo, pinagaganda mo lang lalo laban ko! Galit si Paolo kay Luisa. Dahil ang gusto niyang kaparusahan para sa anak ko ay kamatayan. At nang hindi niya nakamit ito sa korte, isinakamay niya ang katarungan na gusto niyang makamit para kay Margarita. Kaya nakikiusap ako sa'yo, Paolo. Parang awa mo na. Ibalik mo na si Luisa sa mga otoridad. Hayaan mo ang otoridad ang magparuso sa anak ko. Huwag mo ilagay sa kamay mo ang batas. Importante, ligtas ka na. Luisa, siguro,
Kailangan mo naman magpalit ng damit. Para hindi tayo mahalata. Delikado eh. Wala na tayong gusto niya. Mrs. Sebastian, ano ho ba masasabi niyo sa mga ipinaralatang sa inyo ni Mrs. Stewart? Kung totoo ang tinakas ni Paolo si Luisa, dahil gusto lang niyang iligtas si Luisa sa kamay ng hayop na yan! My God! Ni hindi ko kinampihan si Luisa nung patayin niya si Margarita. Hindi siya ang pumatay. Hindi naman ako nagsabi noon. Korte ang nagdesisyon noon. Nagkasundo na si Paolo at si Luisa. Si Paolo ang pilit nagpapakulong kay Luisa. Paano mangyayari yon? Dahil sa mga kandemonyohan mo! Josefina, Josefina, huminahon ka. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Alam kong kagustuhan mong ipagtanggol si Paolo. Iintindihan kita, dalina rin ako. Pero kahit kailan, hindi ko kinampihan si Luisa sa mga krimeng ginawa niya. Huwag mong matawag-tawag na anak si Luisa dahil hindi mo siya anak. At lalong hindi kriminal si Paolo. Hindi ba ikaw ang nakadimanda for perjury and falsification of documents? Totoo ho ba yan? Talagang ganit ka sa kayamanan. Gusto mong makuha lahat ang kayamanan ng mga Stewart, pati si Luisa ginamit mo. Kalimutan na natin ang pag-aagaw mo sa posisyon ko bilang isang La Fuente. Anong kaguluhan ito? Antonio! Antonio! Pinagkakaisa nila ako na ano! Turete-turete na ako kay Greta. Kung hindi lang sa dahil sa malaking perang binibigay niya sa akin, nilayasan ko na siya. Pabayaan mo siya. Hayaan mo magka-letsi-letsi buhay niya! Fernando, tumungan mo ko. Hindi ko kaya mag-isa to eh. Para ano pa? Ha? Para ano pa? Fernando, alam ko, mahal mo pa rin siya hanggang ngayon. Sa tingin mo ba? Paniniwalaan ka na. Pare, naniniwala ako sa iyo na may kinalaman si Anton sa kapalpakang nangyari sa amin. Sino ba naman gagawa nun? Eh siya lang ngayon ang kasama namin sa bahay. Fernando, tulungan mo kong hanapin si Dolor. Tutulungan kita kay Conchita. Ano? Ano mo mapakilam mo dyan? Ha? Fernando, eto. Makinig ka. Kapag napatunayan natin na may ginagawang milagro yan si Antonio, hindi pa ba sapat na rason yun? Ano? Anak ko, dinidihin mo! Anak ko ba rin si Paolo? Pero Antonio, tama naman ako, hindi ba? Inakala ko lang naman ang lahat. Dahil yun ang tamang dapat kong paniwalaan. Maaaring talikuran ko si Josefina. Pero kahit kailan, hindi ko talikuran ang mga anak ko. Tandaan yan! Huwag ka mag-alala, Antonio. Meron pang susunod sa mga anak mo. Kaya ng Pasko, ganito ang nangyayari sa atin. Sana man lamang si Paolo tumawag. Narinig niya ang usap ni Greta si Wally.
Natatakot ako. Dito talaga si Fred ang ipapatay ako. Hindi ko ayaw mangyari yan. Kung ako lang, hindi naman ako natatakot. Pero si Julius, ang mga inay mo. At yung tunay mo nila. Narinig ng itay. Pinapatingin nila ganit ang pag-aanap kita. Kailangan mo akong tulungan iligtas si inay. Kailangan maunahan natin siya bago matunto ni Greta kinilalagyan ng nanay ko. Fernando! Ano pang hinahanap natin dito? Si Luis lang nakalam kung nasa si Dolor Resurrection. Kaya maghanap ka ng kahit anong ebidensya mga pagtuturo kung nasa si Dolor. Billing statement, resibo, diary, kahit ano! Sige. Ang mga ordinary citizens ng ganitong poster. Eh, kasi in effect niya, parang binatawan mo ng death sentence yung tao. Eh, ang laki pa naman ng reward, oh. Hindi mo pwedeng hulihin yung gumawa nito. Sigurado kasi ako si Greta Stewart ang gumawa nito. Naku, mahirap po yun. Eh, wala naman tayong ebidensya, eh. May walang telephone number na nakalagay. Eh, ano naman ang gagawin namin dyan? Chief, pwede ba magpakalat kayong tao para tanggalin yung mga posters? Kasi delikado talagang buhay ni Paolo, eh. Hayaan nyo. Pakikilusin ko agad ang natawan ko. Salamat po. Wally! Nakita ko na! Billing statement ng isang private sanitaryo. Nagbabayad dito si Luisa Bomban. At sigurado ko, dito nito. Ayos! Maligaw yung Pasko sa ating dalawa, Fernando! Maligaw yung Pasko sa iyo. Hinahalo ko na si Dolor. Sama sa atin! Love you! Jess, syempre hindi kita nakalimutan. Merry Christmas din! Oh! Para sa iyo, yung pinakamalaking regalo. I love you na yun. Mother! Dad, Merry Christmas! Merry Christmas, Francis! Mother, Merry Christmas! Merry Christmas! Patuloy!